Sa tradisyon ng simbahang Katoliko, meron tayong dalawang sakramento ng panggagamot. Ito ay ang sakramento ng pagsisisi o pangungumpisal at ang pagpapahid ng santo olyo sa may sakit. Parehong sakramento ay nauugnay sa pagpapabalik ng kalusugan ng isang tao. Ang pangungumpisal para sa spiritual na kalusugan at ang pagpapahid ng santo olyo sa may sakit para sa ikabubuti ng pisikal na katawan. We remember the sacrament of anointing of the sick being called extreme unction as it was thought of as a deathbed experience. Ngunit ang katotohanan, ang ibig sabihin ng extreme unction ay last anointing o ang huling pagpapahid dahil ang unang dalawang pagpapahid ng langis ay nung sakramento ng binyag at ng kumpil. We also refer to the anointing of the sick as the last rites, kung kaya't ang iba ay inaakalang ito ay ritual lamang para sa mga malapit na sa hangganan ng buhay, kung kaya't para sa karamihan, hinihintay muna nila na nasa bingit na ng kamatayan ang isang may karamdaman bago pa tumawag ng pari para sa pagpapahid ng langis. The records of the sacrament of the anointing of the sick can be found in the letter of Saint James. Are any among you sick? They should call for the elders of the church and have them pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise them up, and anyone who has committed sins will be forgiven. Sa gisag ng sakramentong ito ay ang pagpapatong ng mga kamay, pagpapahid ng santo olyo o langis sa noo at sa mga palad ng may sakit. Ang pagpapatong ng mga kamay sa ulo ng may karamdaman ay sumasagisag sa pagtawag sa Espiritu ng Panginoon, kung saan ang Panginoon mismo ang siyang naglalagay ng kanyang kamay sa ating ulo. Ang langis naman ay sagisag ng pagtatatak ng Panginoon at pagbibigay ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Pinalalakas ng pagpapatong ng kamay at pagpapahid ng santo olyo ang isang Kristiyano sa anumang kinakaharap nito. We also distinguish between the anointing of the sick or prayers for strength in the struggle with illness and the sacrament for those near death, viaticum, which means food for the journey. Ang viaticum o viatico ay ang banal na Eucharistia na sinasamahan ng panalangin para sa pagtawid sa buhay na walang hanggan. The sacrament of anointing of the sick is a very important sacrament. This sacrament helps us remember that by suffering, dying, and rising to new life, Jesus saved us. This sacrament is a sacrament of healing. You receive this sacrament when you are at old age, close to passing away, or when you are very sick. This sacrament gives you hope, and when you receive it, you know that the whole church is praying for you. If you are very ill more than one time, you are able to receive the sacrament again. Anointing of the sick is used to strengthen the ill from their sicknesses and heal them. Ito ay sakramento na nagpapagaling at hindi para lamang sa mga nasa bingit ng kamatayan. Our mission as the Church is to do what Jesus did. And on nearly every page of the Gospels, we read of Jesus' concern for the sick. Healing was essential to the mission of the disciples. After Jesus ascended into heaven, the Church continued to be a sacrament of healing. The sacrament of anointing does not remove the mystery of human suffering. Yet its celebration
gives us a window into the mystery of a loving God. The celebration of this sacrament also provides an opportunity for the deepening of the faith of the community through the faith witnessed.